kick. Hi guys, good afternoon again. This is Ina on dressmaking and crafting. So ngayon guys, gagawa po tayo ng terno pajama for adults. So ang kailan nito guys is isang Korean silk. 60 width po ito, then 11 meters ang binili ng customer ko kasi 4 silang tatahian ko, then big sizes. So kung napansin nyo po guys, pinold ko po ng 4 na beses ang 60 width. So ganyan po ako magtatabas kapag walang pattern. So dito guys, upper po muna ang tatabasin ko. Bali yung balikat nito is 17, yung front chest is 15, yung back chest is 16, dibdib is 43, yung baywang niya is 42. So yung length nito guys is 27. So dinagdagan ko yan, 29 na yan para doon sa mga allowance. Ito palang ginawa ko guys is panlalaki. So dalawang lalaki at dalawang babae ang gagawin ko. So ang design po ng collar na to is continuous collar. So kailangan malapad po yung pinaka allowance natin dito sa botones at saka buttonhole, kasi continuous collar ang gagawin natin. So mula edge papunta po doon sa gitna is 4 inches. Ayan, nilupi ko yan, 4 inches po yan. So dahil malambot ang tela niya guys, ipin natin ito para pantay-pantay ang sukat niya at hindi magti-twist. So kung napansin nyo, finold ko ulit ng equal. Tapos pinin ko ulit. So ang una nating sukatin is yung balikat. Yung balikat niya is 17. So since ang balikat nito is 17, i-fold natin ng isa ang tape measure. So 17 divided by 2 is 8 and a half, plus 1 half ng allowance, kaya siya 9. So lagyan natin ng knots. So dito naman tayo sa armhole. Yung armhole nito is 20, so divide sa 2, 10 po ang armhole niya. Again, lagyan din natin ng half inch para doon sa allowance ng tahe. At nilagyan ko po ng knots ulit. Tanda po yun guys na hanggang doon ang armhole niya. Sunod guys is yung back chest. Yung back chest nito is 16. So, kalahati ng 16 is 8. Then, half na allowance, kaya 8 and a half. Then, ikat na natin pakorting armhole. Dadaan po tayo dyan sa back chest. Then, doon sa nilagyan ko ng knots, tanda kung hanggang saan lang yung armhole. Sa neckline naman guys, mula center neckline papuntang shoulder is 3 inches. Then, 1 inch pa bilog ang cut. At mula shoulder point, 1 inch ang cut, paislan papunta doon sa neckline point. So sa back panel guys, dahil pandalaki ito, mula shoulder point down is 6 inches or 5 inches, depende sa lapad ng balikat ng customer mo. Then, ikakat natin yon. So sa front
panel guys, uukaan pa natin ng mga 1 inch ang neckline kasi kailangan mas malalim ang front neckline kaysa back neckline. So dito tayo sa dibdib guys, since ang dibdib nito is 43, then yung mga allowance sa both side is 1 inch, so 43, 44. So 44 divide natin by 4 kasi naka 4 folds tayo sa ating cloth. Kaya ayan, kinat natin yung side hanggang sa baba po yan. So straight cut lang ang gagawin natin kasi panlalaki naman ito. So ayan guys, tapos na tayo sa upper front at saka back panel. So dito naman tayo guys sa sleeve. So finold ko na po yung pinakalaylayan ng sleeve nito ayon doon sa lapad ng pagkahalupin niya. Tapos ulit pinipin ko iyan para hindi po siya magti-twist. At para po pantay-pantay siya. Kaya kailangan nating ipin. So ang sleeve length nito is 9 inches plus allowance na 1/2 is 9.5 ang pag-cut ko niyan. So next is yung sleeve width or yung buka ng sleeve, 15 po divided by 2 is 7.5 plus allowance kaya 8. Kinat ko po iyon. So dito po tayo sa armhole guys, yung armhole nito is 20 divided by 2 kaya 10 plus allowance niya kaya 10.5. Kinat ko po ito pa letter S hanggang dun sa end seam ng sleeve. So ayan guys, okay na yung sleeve natin. So dito po tayo sa balikat guys. Kung napansin nyo kanina, may ginupit po ako sa may parting balikat. Kailangan doble ang cloth natin dito. So ayan, pinin ko ulit, then ikakat ko yan based sa porma ng balikat. So dito naman tayo sa pajama guys. Ayan, pinagpantay-pantay ko yung bawat edge at ipipin din natin iyan para hindi siya maglilikot ang tela. So sa pajama guys, ang una muna natin sukatin is yung haba. Since ang haba nito is 35 at saka garterize ito, so maraming allowance. So ang ginamit ko ditong haba is 39. So 39 ang haba sa tela, then kinat ko na iyon. So bali guys, ang baywang nito is 38, then yung hip line is 44. Sa pagkuha ng baywang guys, ang susundin natin is yung measurement ng hip line. Since ang hip line natin is 44 plus allowance natin both sides, so equals to 46. Divide natin sa 4, kaya 11.5. Yun po yung baywang natin guys. So ayan, 11.5. Kinat ko po yan. Nilagyan ko ng notch. So dito naman tayo guys sa crotch. Yung crotch po nito is 27 plus allowance po ng garter 28. Yung garter pong gagamitin natin is 1/2 inch lang po. So yung 28 i-divide din ulit natin ng 2, so kaya 14 po ang measurements mula by 1 pababa, 14 inches yun po yung crotch natin. Then nilagyan ko po ng notch. Tanda po yan na hanggang dyan lang yung crotch. Then ikakat natin yan pa slant papunta po dun sa baba hanggang sa dun sa nuts na ginawa natin.
So dito po tayo guys sa laylayan. Yung width nito or yung buka ng laylayan is 18. So, 9 po ang kalahati ng 18. I-cut po natin yan. Papunta po tayo doon sa point ng crotch. Pa-slant po ang kanyang tabas. So, ngayon guys, since lalaki may-ari nito, doon sa back crotch ay magbabawas tayo ng mga 1 inch or 1.5 inches. So, take note nito guys, kapag lalaki sa crotch, sa back po tayo magbabawas ng mga 1 inch or 1.5. Pero kapag babae, sa front po tayo magbabawas ng mga 1.5 inch. Next guys, mula sa center crotch, sa front, magbabawas po tayo ng mga 1 inch ulit, pa-slant, papunta dun sa my waist, sa side. Then, dito po sa my legs, 1 inch din po ang babawas natin sa front panel. So, ayan na guys. Okay na yung ating pajama. Mananahi na po tayo. Let's go! So, una muna guys, i-overlock muna natin yung inseam ng pajama. So, ayan guys. Tapos na natin yan. I-overaging ang inseam. Ngayon, hahayuran lang natin ito ng tahi para tumibay. Sa ready-made guys, wala na yung mga tahi na yan. Overaging lang. So, ngayon guys, dito tayo sa join crotch. So, i-join natin yung front at saka back crotch. Pagkatapos niyan pag-join guys, doon muna naman ulit sa overlock para kinis ang edges niya. So, ayan guys, sa waistline, mag-fold lang tayo ng 1/4 tapos tahiin natin. So, dito tayo guys ngayon sa attach garter. Guys, ang gamit kong garter dito is 1/2 inch ang lapad, then 38 ang waistline nito. So, sa ang haba ng garter is 14 lang. So, 14 times 2, 28 po yun. So, pinagdugsong ko po yung end-to-end ng garter. Then, itinahi ko po iyon ha, para tinibayan ko na para hindi siya humulagpos. So, 28 lang ang length ng garter. Pero kapag in-stretch na yon, aabot na yon ng 38 na waistline. So, ayan guys, kailangan alalay lang para hindi mag-twist ang tela. So, paikot po yan guys hanggang sa matapos din po. So, dito na tayo sa hemming guys. Maglulupi na tayo. Bali, 1 inch ang lapad ng ilulupi natin. Pero ang finish noon is 1/2 lang. So, ayan guys, okay na tayo. Tapos na, tinitrim na natin yung pajama. So, doon naman po tayo guys sa upper body. Sa tahiin na natin yung sleeve. Pagkatapos nito is overlock ulit. So, dito na ako guys sa join sleeve, back and front.
So next guys is join side seam. So ulit guys, so overlock natin ulit pati na yung sleeve at saka yung side seam. So ngayon guys, attach sleeve na tayo. Pagkatapos ng attach sleeve, overlock ulit ang armhole. So ngayon guys, gagawin natin yung collar. Sinukat ko po yung neckline. Kung ano po yung neckline, babawasan ko ng 2 inches. Tapos yun po yung haba ng collar. So ayan na guys, so tinahi ko na po yung collar niya. So nag-attach na po ako ng collar sa neckline. So, ayan na guys, malapit na po tayo dito sa collar. Alalay lang guys para hindi mag-twist ang tela kasi malambot siya. So, ayan na guys, nag-hemming na po ako ngayon. So, nilipay na po natin yung laylayan. 3/4 po ang lapad ng lupi natin. So, ito na guys, tapos na tayo sa ating terno pajama. So, ito na yun guys, ang pinaka-final niya. So, guys, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and subscribe. Bye!